Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for sa January 6, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Pasensya na po sa ingay. May nagbebenta sa labas ng taho. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 6, 2024? Okay. So, this is literally a child. Baka humingi na ng attention sa inyo. This is also new beginning. Or may concern kayo sa isang bata or anak na immature pa. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 6, 2024? Okay, so this is also a parent or motherhood. This is also big business. Ang ilan sa inyo na kikita ko dito nagre-reklamo kasi may excess weight. Nabibigatan na kayo sa inyong sarili. And nakikita ko dito na you are protecting this child. Pwede tong batang ito, pamangkin, apo, anak. Okay. Nagkaroon ng social gathering. Okay. So, this is also a may meeting, may reunion, nagkaroon ng social gathering. Basta crowded po. Maaring group chat, maaring actual na event. May party. Mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 6, 2024. Knowledge. Seek knowledge. Wow, good fortune. Parang lumabas to kahapon sa inyo ah. So, check niyo po. Basta, paulit-ulit lang yan na lalabas. Halos araw-araw na ko. Mangyayari talaga yan. Mangyayari yan sa majority. Sa inyo. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 6, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 6, 2024.
clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership and romance. Clarification of this card po. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Cancer, Pisces, and Scorpio. 2024 Gabay Tarot Reading nyo po. Maraming salamat po. And sa araw na ito, ngayon January 6, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. So, ayun. Bakit nagkaroon ng disconnection dito? May marami kang problema dito. You feel cut off from loving yourself or ayaw mong may magmahal at mag-alaga sa iyo? Bakit naman ganun? Okay. So, sabi pa lang ng card is, alagaan niyo po daw yung sarili niyo. Huwag niyong hayaan na mapabayaan niyo yung sarili niyo. Tapos, maagang check up din ang kailangan kasi may nakita kong nakunan po. Opo. You're creating blockages dito eh. Oo, you're creating blockages. Lack of concentration. Lack of inspiration. Bakit naman ganun? Napaka-stress po kayo. So, sa mga buntis dito, so, kailangan yung sa mga may balak at buntis din dito is ano, lalo na yung kakapanganak lang. So, check up. Kung, maagang check up kung kinakailangan po. Okay? So, huwag niyong hayaan na huwag pasobra kayo sa stress. Kailangan niyong kausapin niyo yung partner niyo or kasamahan dyan sa bahay. Okay? Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Nag-self-pity po kayo dito eh. May stress din ako nakita dito. Na-stress kayo sa bata, maaari. Ayun, so the clarification is, yes, you're protecting this child. Nakikita ko. Pinoprotektahan mo rin ang sarili mo na hindi ka masaktan dahil sa traumang nangyari sa past mo. Kung magagarded ka, kalma ka ngayon, nakikinig ka sa inyong paligid. Kahit nakapikit ka, nakikinig ka pa rin. So, balance sa choices ng buhay. Nag-iisip ka muna bago mag-desisyon. Para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati. Again, pasensya na po sa boses ko ngayon. Kinokontrol ko yung ubo ko. Sana maihatid ko ng klaro yung mensahe. I will try my very best. So, this card asks you to seek help or ask support para makatulong ito sa pagpagaan ng iyong isipan. Oh, see? Sabi ko sila sa inyo eh. Nakikita ko kasi na naging nagkaroon ng self-pity dito or stress kayo sa bata, stress kayo, may naramdaman kayo. So, ask help. Ito yung binigay na solusyon sa inyo eh. So, ask help, seek help, or ask support para makatulong ito sa pagpagaan ng isipan. Pero the best way kung ikaw mismo ang harap nito, nakikinig ka sa inyong intuisyon, sa sitwasyon, ikaw yung gagawa sa pagkilos para, kasi magbibigay ito ng kaginawaan na iyong hinahanap. So, only you know what is best for you.
Kaya huwag maging indecisive o defensive sa paggawa ng choices o decision sa buhay. So, ang kailangan talaga dito ng tiwala sa inyong sarili. Kailangan talaga. Nakita ko dito eh. Kahit sa buhay pag-ibig, ayaw nyo na masaktan dito, naging defensive kayo, guarded kayo. Ayaw mo na magkaroon ng relasyon, some of you. Tapos sa mga marelasyon dyan, sa buhay mag-asawa, umiiwas kayo sa confrontation or away para hindi kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo ang sarili mo. So, trust yourself. Pwede naman ganun. Umiiwas kayo sa gulo. Pero nakita ko dito na wala kayong tiwala sa inyong sarili. So, this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Okay? May fear kang na naramdaman eh. So, ayun. Ask help, diba? Seek help. Maaring kausap mo yung parents mo ngayon. Or elders. Okay. Ano pa? Ano pa yung mensahe? Okay. May success po, pero nagkaroon ng delay. Pero darating to ha. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Alam kong disappointing yan, pero setback lang po. Make yourself busy. Darating din yan. So, the delay is all part of the process. So, stick sa inyong plano at continue to work diligently. Make yourself busy habang inaantay nyo. Baka pagkabukas or mamaya, andyan na yan sa harap nyo. You're almost there. Don't give up now. Kasi after nyan, magkakaroon ng victory. Victory, recognition. Kung ano tawag nito? Ma-overcome nyo yung problema nyo. Kasi disappointed kayo eh. Pero, huwag kayong mag-alala. Nakikita ko naman dito na delayed lang. Pero success to ha. Pero kung ma-overcome mo ito, itong emotion na ito, magkakaroon talaga, mas magkakaroon ng victory. Financial growth, oh, after a period of struggle, nakikita ko dito. Your discipline and hard work are paying off. So, ayun. Yan yung mga parating. Good fortune. Okay, may realization na dito. Awakening, acceptance. Yan yung talaga yung pinaka-importante. Cancer, Pisces, and Scorpio. Acceptance, awakening, and acceptance. And self-assessment din. Pasensya na po, may dumaan na tao. Opo. May parating na paghahatol o pagbubunyag. So, ayun. Antayin natin. Okay. I think nasaunahan na siya. Okay, may parating na paghahatol o may pagbubunyag at may magsasorry sa inyo. Oh. This might be sa workplace nyo. This is also means acceptance and release your past so you are able to enjoy the next phase of your life. Surrender, accept, release, and forgive. So, this card tells you na answering the call to action creates a new opportunity. Ang sabi din ng card dito na don't allow your past mistakes or decisions in the realms of finance and career to define you. Huwag kayong
Bakit sinisisi nyo yung sariling nyo? Huwag ganun. Hindi yan mabuti. You cannot find peace if may sisi sa sarili. Kailangan talaga tanggapin. Okay? So, ang sabi po ng card dito na mag-focus kayo, release the past and move forward into a new and more successful period. See? Ang card na mismo dito, oh, may successful, may success na kung yun ay may magaganap na surrender, accept, releasing, and forgive. Forgiveness. Kailangan talaga ng acceptance niyan. Okay? So, acknowledge for your success is coming. Yes, yan yung sabi ng card. Marating na po. Good fortune. May nakita ko dito oh, na may financial growth na magaganap. Basta po, magkaroon lang po ng completely forgiveness, acceptance, releasing the negative emotions, you are inviting positive flow of energy. Okay? Sabi ko na nga pa eh, nag-self-pity kayo. Mangyari na yan. So, take that as a lesson para hindi na mangyari ulit, okay? Kung mangyari naman ulit yan, forgive yourself. Take that as a lesson sa inyong journey. Kailangan talaga yan. Wag kayong, hindi nyo deserve na isisi nyo yung sarili nyo. Yes, kayo, kung siguro inaamin nyo yung pagkakamali nyo, then tapos na yan. Let go na. Let go na yan. Tapos na yan. Na nakatira na yan sa past na hindi naman dapat i-look back. Kundi, magsilbing arasin yung buhay. So, focus na kayo. Focus na kayo sa present and future nyo. Okay? Self-assessment, makatulong yan sa inyo. Ano pa? So, love and romance, self-love, partnership and romance. Okay. So, love life, self-love, partnership and romance. Okay, may bagong chismis. Okay, may bagong chismis na may matatanggap ka ng balita na hindi mo alam kung totoo ba ito or hindi. So, fact check nyo muna. So, fact check nyo muna. Baka kasi sa balita na ito, mawalan kayo ng panatag. Okay? So, kung may nangyari na chismis ngayon, so fact check nyo muna. Kailangan nyong may prueba na nangyari talaga. Ganon. So, tapos, ang kasabi ng card dito na huwag po daw kayo magpadalos-dalos ng mga action bago kayo magkaroon ng wastong plan. Dapat magkaroon ng wastong plano. Okay? So, huwag mag-desisyon agad. Dapat magkaroon ng wastong plano, sabi po ng card na ito. Kasi may nakita akong darating na opportunity dito, right? So, ayun. Okay, ano pa? Oh, lumabas din yung bata dito, oh. Lumabas din siya dito. Baka naghihingi ito ng time sa inyo. Kasi sa sobrang busy nyo sa kakaisip sa inyong emotion, sa inyong trabaho, ayun. May nakikita akong bata dito sa inyong buhay. Or isang taong kumikilos na parang bata, ayun. Nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga responsibilidad sa halip na tugunan ang gawain nasa kamay. Magkaanak nyo to or kapatid na bata. Iniisip niyo siya ngayon. So that's normal. Bigyan niyo lang ng gabay, tamang gabay. If ever ayaw niyang makinig, then sabihan niyo kung ano yung chances or posibleng na yung
advice, okay? Kung ayaw niya makinig, nasa kanya na yun. At least, kasi pinaka-importante niya na magbigay kayo ng time sa inyong nakakabatang kapatid, anak, ganun. At least, aware siya na andun ka, andyan ka para sa kanya. Yan yung pinaka-importante. Kasi iba yung mag-isip ng mga bata ngayon, right? So, kailangan aware sila. Aware sila na andyan ka para sa kanila. Kahit kapatid mo yan. Bigyan mo ng kalinga, ramdam mo sa kanya na mahal mo siya, na importante ka sa, importante siya sa iyo. Ganun. Yan yung pinaka-importante. Kasi iba yung mag-isip ang mga bata ngayon. Kasi some of them, kasi if ever maramdaman nila na hindi tayo concerned sa kanila, yun, mas lalayo talaga yan sila sa atin. Okay? So, show them. I-feel mo sa kanila yung presence mo. Ayun. Okay. Ano pa? Ayun ha, paalala lang. Paalala lang po, Cancer, Pisces, Scorpio. Kahit may na-encounter tayong nakakabata sa atin, yung anak, kapatid ba, ayun, matigas ang ulo. So, intindihin niyo muna kung ano yung talagang hinalain niya. Kasi may nakita kong away dito na ma-misinterpret mo yung nila yung sinasabi mo. So, kung pwede, tahimik lang muna. Paramdam mo na mahal mo siya. Tapos, ayun. Nawawalan ka ng pag-asa dito. Pero okay lang yan. Magiging okay din ang lahat. Nakikita ko dito na nagkaroon ng loss of direction yung bata. So, makinig kayo. Makinig kayo sa... ang dami dyan sa YouTube. Yung mga... nagbibigay ng payo. Ayun. So, dagdag kaalaman yan. So, knowledge. Kasi hindi nyo na maintindihan kung ano yung klaseng pinapakita yung ng batang ito sa inyo. Parang naiirita na tayo kasi siguro matigas ang ulo. Ayun. So, ayun ha. May problema talaga sa bata or may problema kayo. Kailangan iwasan nyo yung away. Okay? Cancer, Pisces, and Scorpio. Hidden truth po, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Cancer, Pisces, at Scorpio ngayon, January 6, 2024, single. Kasi si Cancer, Pisces, at Scorpio is, nagbibigay talaga yan ng concern na lunat sa malalapit sa kanila. Baka matigas ang ulo nito, no? Hindi nagsasabi ng mga problema niya yung direkta. So, nahihirapan kayong tulungan siya. So, ayun. Pwede naman siguro na tahimik lang muna kayo. Kailangan ma... ipakita mo sa kanya, ipa-feel mo sa kanya na importante siya sa'yo. Na andyan ka. Sabihan mo na, anak, bunso, hindi kita maintindihan ngayon pero andito ako. Andito ako, mahal kita, hindi kita pababayaan. Kung ano yung gusto mo, kung handa ka na, sabihan mo lang, hindi ako magagalit. Ganun. Hindi ako magre-react, magkikinig ako sa iyo. So, tutulungan kita na bigyan ng solusyon yan.
huwag kang matakot na mag-share sa akin kasi hindi ako magagalit kasi nangyari na yan. So, bigyan natin ng solusyon. Tulungan kita. Ganon. Kasi isa yan sa rason yung bata na hindi mag-share sa inyo. Nang dahil yan. Mas nauna pa yung galit, mas nauna pa yung pinapagalitan nyo. Saan siya na po sa ingay? I am becoming a better person. Para po sa buhay mag-asawa at sa mga marelasyon na Cancer Pisces at Scorpio ngayon January 6, 2024. See, I want you. Mari din, karelasyon mo to na bata pa sa inyo. Love message po para sa mga single. Celebrate yourself, you deserved it. Oops, meron pa. Self-pity to di ba? So, sabi po ng cards dito na you're perfectly beautiful. Maganda tayo. Di ba? So, huwag mo pang ninaan ang loob. Ganun talaga si Cancer, Pisces, at Scorpio. Madidistract yan kung may problema yung mahal sa buhay nila. Gusto niyo kasi yung tumulong kung para mabigyan ng solusyon yung problema ng isang tao. Nag-iisip ka na na whole day, next day, nag-iisip ka na kung paano tulungan siya. Kahit kailangan mo ng tulong. So, comment down kung naka-resonate kayo. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Taurus, Cancer, Pisces, and Scorpio. And January 6, deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this while. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Wisdom message po. Narrow pathway, tread thoughtfully. So, go with the flow lang. Go with the flow kahit may obstacles. And, wow, believe in miracles. Kabuha ang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayon January 6, 2024.
Balance spirituality and practicality. You are good enough. Para yan sa mga nag-self-pity. You are good enough. You are beautiful. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niya po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 6, 2024. Archangel Book P. It is time to fly. Listen to your intuition. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayon January 6, 2024. Message from Archangel Polymyek. Let nature soothe you. Serve the nature kingdom. Again, pasensya na po sa akin boses ngayon. Sana'y nahihatid ko ng tama, ng klaro yung mensahe para sa inyo ngayon, Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, so please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.